Ginunita ngayon ng lungsod ng Dapitan ang ika-130 taon simula nang dumating si Gat Jose Rizal dito sa naturang siyudad mula noong July 17, 1892. Simula nang dumaong ang sinakyang bangka ni Rizal sa Punto del Desembarco de Rizal en Dapitan hanggang sa paglalakad ay ginampanan ito ng maayos ng mga gumanap sa reenactment. Ever. This is the first ever under the creative vision of our Honorable Mayor Bulit Halutot and through the auspices of the very generous Nanay Nene Halutot the Governor. We consulted local historians, national historians, and the local people here in the Dapitan City. So after a thorough research and triangulation we did, I think we did it. We encapsulated every essential detail of the narration, the narrative. Wala pong nadagdag na linya, lahat po ay hango sa kasaysayan. Kaya bilang tagapanood sa pangyayari, nagsuot na rin ang mga dumalo ng damit kagaya ng kasuotan sa panahon ni Gat Jose Rizal. Revisitamos Dapitan, we revisit the olden times. We go back to, kaya nga ito po ang aming suot ngayon, nag-effort na lang. Mabigat buto, at saka mainit. So nag-effort talaga kami to give you the feeling of the olden times today and also on our July 25 concert. Napag-alaman din na sa pamamalagi ni Gat Jose Rizal, marami itong naging kaibigan at kasosyo sa negosyo habang ito'y nagkaloob din ng serbisyo publiko. So when he was exiled here, I guess like friends, close friends, they used to hang out together. Some of their activities, they're actually very close friends and business partners in Abaca and Copper Trading. This is all documented in the Book of Villaroman, the attorney Noel Villaroman, the Pitano. It's actually a family museum. Because it's not only educational. There's also, eventually, there will be a cafe. Wow. So you can actually share stories about anything, most especially about history. So, that, again, the story of Don Mariano Hamoy, Dr. Jose Rizal, the story of friendship, loyalty, and love. Ayon naman sa City Tourism na ito ang kauna-unahang revisitamos na isinagawa at planong gagawin taon-taon. 130 years ago, Rizal arrived here in Dapitan. That's the reason why nga si Mayor Bulit made it sure to really embrace Revisitamos. And his plan is to institutionalize it so that we will not only be celebrating Revisitamos this year, but in the incoming years to come. Because Dapitan became Dapitan because of Dr. Jose Rizal. So it's really worth revisiting, reminiscing, and being proud that we are here in Dapitan, a place where no other place can replicate because of Dr. Jose Rizal. Bilang pagunita ng pagdating ni Gat Jose Rizal noong siya ay ipinatapon dito sa lungsod ng Dapitan ay isinabuhay muli at bilang bahagi na rin sa pag-promote ng tourism sa naturang lungsod. Because in the opening of the tourism, you know, the revenge tourism, because the tourism has been somewhat dead for the past 2 years because of the pandemic. And right now, it's beginning to ease the protocols, right? The safety protocols. And also, on top of that, the victory of the Halasoses in Dapitan and also in the entire province and also in the district. Sinabi naman ni Honorable Frederick Seth Halasos, Alcalde ng Siyudad, na dapat laging alalahanin ang sakripisyo ng pambansang bayani sa nakamit na kalayaan. Inuukit sa puso't isipan ng mga Pilipino ang mensahe ni Gat Jose Rizal na huwag mawalan ng pag-asa at dapat aniya pahalagahan ang mga kabataan dahil ito'y pag-asa ng ating bayan. Mula dito sa Dapitan City, Zamboanga del Norte, ako si Eric Bachelier para sa Aguila Pilipinas, matatag, matapang, matapat.